Yan, magpalang hapon, nandito ta ulit tayo sa bayan ng Asinggan, Pangasinan, along Barangay Road. Meron ng kuryente, meron ng internet. Ayan, so yung lupa na ito is 24,800 or 2.4 hectares mahigit. So along cemented road, tignan natin yung boundary. So along Barangay Road po ito. So ito po yung kanyang boundary ito. Tapos diretso po yan. Hindi yan yung masilip, may mangga po kasi. Ayan, so diretso po. Napaka ano po nito. So may irrigation po rito sa part na ito. Ewan ko lang kung tuloy-tuloy yung irrigation dito. So along irrigation, pero Barangay Road, residential area ito. Napakaganda ulit ito na isubdivide. Sa mga may puhunan na bibilihin mo ng buo tapos isusubdivide mo, maganda rin ito. So Asinggan kasi ito. So pag dito sa Asinggan, medyo malaki-laki po rin po ang presyo ng property dito. So ito ay 700 per square meter yung gusto ng seller po natin. At mahaba yung frontage. Nasa ano po ito, 60 meters frontage. So maluwang. So ayun, ulitin ko, 2.4 hectares at merong daan papasok. Ito yung ginawang daan papasok. So kung isusubdivide dito, ka ba lang mag-start or gagawa ka ulit ng ganitong daanan? So gagawin mo na lang, sisementohan sa ibabaw kasi nagawa naman na yung daanan ng tubig. So ito yung papasok sa area. Ayan, kung makikita ninyo, may mga tanim na ano, kamuting kahoy. May mga tanglad pala to eh. Yan, tanglad. So gagawin sigurong residential area dapat to. So hindi lang tinuloy itong part na ito. Tapos dito yung kanya na, yung boundary niya, yung pader na yan. Tapos padiretso na siya ng ganun. So ito naman yung boundary niya, dito rin din. Ito sa may basketball court, diretso daw, sabi ng ating kasama. So napakaluwang din po ng property na ito. So i-clear ko lang sa kanya kung ito mismo yung boundary niya or doon sa gilid, kasi sabi niya doon sa gilid eh. So i-clear natin para mas sigurado. So ayun, 2.4 hectares, 24,800 square meter. Ito po yung daanan ng kanyang tubig. Ayan, meron siyang ginawang daanan papunta po dito sa property, dito sa rice land niya. So 700 per square meter nga lang nito. So napakahaba din ng frontage. Siguro negotiable naman. Tanungin natin kung magkano po yung kung sagot po nila ang capital gain tax. Tara, punta natin yung kanilang kasama dito sa property na ito. So ayan, sabi ni kuya hanggang doon sa may basketball, tapos diretso. Baka para clear, kasi baka mamaya yun palang walang jirap kuya, diretso. Ajay na. Ajay kuya, hanga da ito niya. Gibangir ya. Kita ma kuya, jirarao pan nakasali. Kuya, check mo lang. Hindi, raraupan na eh. Kunam kasali, Ajay. Oh, dati na eh, kasali. Oh, Ajay, ti boundary. Ajay, raraupan. Raraupan din iso dyan. Ayan, ti kabalbala yan data. Hindi, I mean, day to. Ito yung umpisa. Tapos, diretso. Diretso. Tapos, pa ganun na. Oh, yung padir doon. Tapos, diretso rin. Diretso pa doon. So, 700 per square meter negotiable. Capital gain tax. Sila, may-ari. Sagot nila. Oh, yun. So, sagot po ng may-ari ang capital gain tax, 700, negotiable naman po, kaya walang magiging problema. So yun, pakitawagan nyo na lang po ako sa aking numero kung ito po ay magustuhan ninyo dito sa bayan ng Asinggan, Pangasinan. Ayun, muli maraming salamat. Ito po ang yung lingkod, Agent Joel. God bless you all.